Kaya yung sa unang video kasi naputol yun. Naglobat yung cellphone ko, hindi ko namalaya na lobat na pala. So ngayon, ilalagay natin itong yung switch natin. Yung para sa negative line na dito, yung galing sa plus yung sa LED natin na ilalagay, yung sa 5 watts na LED. So ito, tantiyahin lang natin ito yung paglabas dito sa butas. Tantiyahin natin ang mga ganyan. Tapos, dito rin sa labas, tantiyahin din natin kung gano'ng ka taas yung iiwan natin na balat. Kasi, kunin natin ito ng balat. Hiwaan natin ito. Kunin natin itong yung nakabalot na plastic. Tapos saka natin ito alisin pag tigas na yung epoxy na ilalagay natin ito. So ito na yung sa loob, kitang-kita na yung wire sa lalim, tapos yung sanggaan ng battery. So yun yung sa ilalim na kombinasyon. Tapos ito, yan, dito lumabas yung sa para sa ating switch, yung sa negative line. So, ngayon, ilalagay ko na ito. Ilagyan natin ito ng epoxy para wala talagang tagas na kahit butas man yung interior na ilagay natin, hindi magkapasok sa loob ng flash light o yung sa lalagyan ng battery, hindi magkapasok yung tubig. At saka dito rin sa lalagyan natin ng LED. So yan, ganyan lang yan. Tapos yung epoxy, so ginagamit ko dito is yung ano, yung dipcon, kasi mas matagal na kung kukuha pa tayo dun sa dalawang malaking lalagyan, yung sa nansag. So dito rin sa loob, lalagyan din natin ganito. Tapos sa kabila yan, tapos ipo-fold natin yan gamit yung long nose. Tapos ayosin natin yung epoxy. So dito natin itatap yung linya, yung wire ng ating gagamit LED. Dito sa positive at dito naman sa negative na lalabas dito. So gagawin natin ito. Ibalot natin ito ng electrical tape o tatalian natin ng electrical tape. Na pag tumigas na, saka natin ito tatanggalin. So dito pupuksihin natin yung butas dito. Yan. So pag matigas na yan, saka natin kukunin itong balot niya ng kawad. So para magiging gagawin natin ganito yung itsura. Yan.
para pag ipisilin mo, i-switch mo ang ganito. Ayan. So mag-iilaw na yung flashlight natin. So kulang lang dito is yung connection lang dito sa para sa linya natin ng ano, sa LED. So ngayon, gagawin naman natin ngayon, maglagay din tayo ng connection para sa takip o yung sa battery cover. So ngayon, maglalagay na tayo ng connection dito. So, itatapat natin yung connection kung saan yung pinaka lock niya. So, yan. So, linyahan natin. So, ito yung linya ng ating wire sa loob. So, dito rin tayo mag, ano, dito rin sa tapat. Ang gagamitin natin is yung number 8 na to. UI. So ito yung gagamitin natin. So talimin natin to para madali tayo magkapagtusok sa traha. Kasi itutusok natin to. Ang gagawin natin ito, kung nakaharap sa iyo yung cover, so dito tayo kukuha. Kasi pag ilalak mo yan, so wala, ano, clockwise. So paglagay mo ng ganito, yan mo ng konti sa linya. Lumihis. Gamit yan tayo yung pantusok. Yung nalalagyan tayo na. Kasi medyo malaki to. Hindi siya madaling ma...
natin itong dalawa. Tapos dito natin ikakabit sa spring. Kailangan nakapatong siya sa traha. Parang ganyan. So ngayon, ilalak natin sa dito sa spring. Ikot-ikot lang natin. Tapos itong isa. Ayan. So ganyan lang mga master. So ayan na, yun na yung kombinasyon niya sa kanyang takip sa kanyang sa ground wire na dito. So ganyan. So mag-iix siya sa loob. So yun na ang magana ng kurente. So mayroon na siyang kurente pag nagpag-abot na itong dalawang linya, itong sa negative at saka yung sa ground natin dito sa may battery cover. So kumaya gagawin ko rin ito ng yung sa kanina pinakita ko kanina. Saka dito na natin ikakabit yung dalawang kawad para sa positive at saka sa negative na linya. So hanggang dito lang muna. Maraming salamat at saka huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Click yung notification bell, para ma-update kayo sa mga gagawin kong susunod na video. At yung pagkakabit na rin, yung susunod na gagawin ko, yung pagkakabit na ng LED na flashlight na gagamitin natin. Tapos ito yung salamin na pinapagawa ko. Ito, ganito kakapal. Yan o. So kahit 20 dipa kaya nitong isisid ng 20 dipa. Ito yung ginagamit ng yung nagko-compressor. Ganitong mga orang flashlight. Sa sunod na gagawin ko rin yung mga rechargeable na mga flashlight na built-in yung charger port na yung gamit ko, yung sinasabi ko kanina is yung 26650 rechargeable battery na gagamitin natin. So maraming salamat at magandang buhay sa inyong lahat.